Grabe naman kayo, Papa. Grabe naman kayo. Namatay na lang si Mama, ganyan ka pa rin hanggang sa ngayon. Bata ka pa naman, Papa. Malakas pa po kayo. Bakit hindi po kayo maghanap ng trabaho? Kumilos, magbanat ng buto. Mabuti na lamang nakapagtapos na po ko ng pag-aaral bago siya nawala. Pero Papa, hindi ko po to kayang mag-isa. Pamilya po tayo. Magtulungan naman po tayo. Kung hindi niya ako nakapagtapos, paano ko? Paano si Kuya? Paano ka? Saan tayo aasa? Sa gobyerno? Ganun? Yan ang hinaing ni Julia sa kanyang papa, na walang ginawa kundi magsabong at mag-inom halos araw-araw. Aba naman, Julia. Kaya ka nga pinag-aral ng iyong ina, hindi ba? Para magkabisa ka, para makatulong ka sa pamilya. Anong gusto mong mangyari? Hindi ka magkatrabaho? Aba, parang sayang naman yata mga pinag-aralan mo. Aba, eh kung naaari kang ganyan, ibahala ka sa buhay mo. Ang sa akin lang, iba ka nakakaya sa mga taong nakakakita sa'yo. Alam nilang nag-aral ka. Alam nilang nagtapos ka tapos hindi mo gagamitin. Ikaw, hindi ka nahihiya eh. Baka nakakalimutan mo. Iha, bahay ko ang tinitirhan mo. Mana ko ito sa mga magulang ko. Sabihin mo nga sa akin, kung di dahil sa akin, kanino ka titira? Kanino ka titigil? Sinasabi ko sa iyo eh, ang tabil ng dila mo. Mag-isip ka muna bago ka magsalita sa akin. Baka nakakalimutan mong ako ng iyong ama. Yan naman ang sagot ni Leo, ang kanyang ama, na parabang kailangan pang magbayad ng kanyang anak na si Julia para lamang sa pagtira sa kanyang tahanan. Ang yabang nga nitong magsalita, akala niya hindi alam ni Julia na matagal nang narimata ang bahay at lupa ngayon, na all this time, ang mama niya ang tumubos. Napapaluhan na nga lamang ang dalagang ito kapag naaalala niya ang lahat ng hirap ng kanyang ina. Nagkasakit na nga ito ng sobra sa Kuwait at inuwing bedridden na, hindi na nga makakilos pa. Habang ang kanyang ama, ayun, kasama ang barkada, walang naiitulong sa pamilya. Tanging si Julia nga lamang ang may malasakit sa kanilang pamilya mulat sa pole. Mula nang mawala ang kanyang ina, siya na ang kumikilos. At nang makapagtapos nga siya ng pag-aaral, agad siyang humanap ng trabaho, hindi lang para sa kanyang ama't kapatid, kundi para rin sa kanyang sarili. Habang siya ay nagtatrabaho, pinipilit niyang pag-aralin din ang kanyang kuya, para naman kahit papaano, kapag nakapagtapos ito, ay meron siyang kasangga. Kaya lang, nagkamali nga ito ng pasya. Matapos niyang bigyan ng pang-tuition ito, ng baon ito, halos araw-araw, hindi niya ito ginamit. Hindi pala niya ito ibinabayad. Matagal na pala siyang hindi pumapasok sa eskwelahan, mga ka-Vonnie Malia. Late na nga nang malaman ito ni Julia. Nasayang lamang ang lahat ng perang kanyang pinaghirapan, pinagpuyatan. Kung sana lang talaga, inipo na lang niya ito, edi sana, meron na nga siyang magagamit sa kinabukasan. Ang kapatid at ama nga nitong si Julia halos palaging wala sa bahay. Akala mo na may kung sinong napaka-busy, pero palaging nasa bahay ng kung sinong kabarkada, naglalaro, nag-e-enjoy, nagsusugal, nag-iinom. Uuwi lang kapag pagod na, kapag antok na, kapag gutom na. Kapal ng mukha, hindi ba? Mag-amang mag-ama. Napakatindi nga naman talaga ng kanilang pamilya. Aba, isipin ninyo. Kay Julia pa rin iniaasa ang kanilang mga maduming damit. Siya pa ang pinaglalaba. E samantalang si Julia, namamayat na, kakatrabaho. Maagang aalis ng bahay, late nang uuwi. Siya pa ang namamalengke, siya pa ang nagluluto. May ilang mga kamag-anak nga si Julia, medyo pinagsasabihan na nga siya. Nagagalit na nga sa kanya dahil hinahayaan daw niyang abusuhin siya ng ganoon ang kanyang pamilya. Dapat daw hindi ganoon. Maling-mali daw yun. Ang tanging sagot ni Julia, anong araw kanyang magagawa? Mas matanda sa kanya ang kanyang kuya. At ang kanyang ama naman,
ay ginagalang niya kahit papaano, kahit na ganun nga ito, dahil yun ang turo sa kanya ng kanyang ina. Igalang ang nakakatanda. Para bang pinapalabas ni Julia na ginagawa lang niya kung anong alam niyang tama. Ganoon pa man, alam niya sa kanyang sarili na mali na ito. Inaabuso na siya ng sobra ng kanyang kapatid at ama. Hindi lang basta mga ninong, ninang at mga tiyahin o tiyo, maging mga pinsan at mga kaibigan, madalas nang payuhan si Julia. Eh paano ba naman? Nakakaawa nga naman talaga ang kanyang kondisyon. Ay nako pinsan, pakiusap ko naman sa iyo. Isipin mo ang sarili mo, paano ka? Paano kang makakaipon? Paano kang makakabukod sa kanila kung palaging ganito? Halos lahat ng sahod mo, lahat ng sweldo mo, napupunta sa inyo, sa bahay mo. Eh yung sarili mo hindi mo iniingatan. Tingnan mo ang sarili mo, ni wala kang bagong damit, wala kang bagong bag, ni wala kang bagong sapatos o tsinelas. Maawa ka naman sa sarili mo. Pinsan, alam kong mabait ka pero huwag ka namang magpaabuso. Paano mong kinakaya yon? Lahat ng pinaghihirapan mo, ang kuya mo at si tiyo ang nanginginabang. Hindi ka naman bobo, pinsan. Nag-aral ka naman. Kung ako sa'yo, gumawa ka na ng paraan. Yan ang payo ng kanyang pinsan. Itong si Julia, walang maisagot. Hanggang sa ngayon, wala siyang ibang maisip na paraan upang makatakas sa ganitong klase ng sitwasyon. Hanggang sa dumating ang panahong may isang lalaki ang nagpakilala sa kanya. Ang lalaking ito, aba, may gusto pala kay Julia. Kinaibigan siya ng lalaking ito at hindi nagtagal, niligawan siya. At sa paglipas ng panahon, ipinaramdam sa kanya ang kanyang pag-ibig dito, ang kanyang pagkagusto. Hanggang sa hindi nagtagal, tila ba nahuhulog na nga ang loob ni Julia sa binata. Dito siya nakakapaglabas ng sama ng loob ng kanyang mga problema at hinanakit sa kanyang pamilya. Kaya ayun, tila ba nakahanap nga siya ng kanyang karamay, ng takbuhan niya sa panahon ng hindi niya nga kinakaya. Kaya lang, ang pagtitingin ng ito ay napag-alaman ng kanyang kuya. At base nga sa kanyang reaksyon, hindi siya boto sa binata. Eh syempre, magpapaawat ba naman si Julia? Kaya lang, ang binatang sinestor, palaging tinatakot nitong kanyang kuya. Sari-sari ang sinasabi at pinapakita nga nitong si Roy, ang kuya ni Julia, kay Nestor. Pero alam niyo ba, palibhasa ay may gusto nga talaga itong si Nestor kay Julia, hindi siya nagpadala sa kanyang takot. Nagstay pa rin siya sa tabi ng dalaga at hindi siya nagpatinag sa anumang sabihin ng kapatid nga nito. Tulad nga ng sabi ni Nestor dito kay Julia, alam mo, Julia, kahit pa paano nauunawaan ko naman kung bakit siya ganun sa akin. Pakiramdam ko, ayaw niya sa akin para hindi ka mawala sa piling nila. Kasi kung iisipin mo, kung sa akin ka mapupunta, kapag naging mag-asawa tayo at nagpakasal na, malalayo ka na sa kanila. At yun siguro yung bagay na ayaw nga nilang mangyari. Kasi pag nawala ka sa kanilang piling, saan sila hihingi? Saan sila kukuha ng mga pangangailangan, hindi ba? Julia, mulat sa pool pa lang sinabi ko na sa iyo, gusto kita. Ngayon, mahal na kita. Naaawa na ako sa iyo. Julia, napakapayat mo na. Naaawa na ako sa kondisyon ng katawan mo. Baka magkasakit ka na niyan. Sana this time isipin mo naman yung sarili mong kaligayahin. Ang iyong kalagayan. Wala kang dapat ipag-worry. Napakalakas pa ng iyong ama. Lalo na ang kuya mo. Malay mo.
ang pagsama mo sa akin ng tanging paraan para matutong kumilos ng kanila ang pamilya mo. Para hindi na umasa sa iyo. Alam kong mahal mo ang pamilya mo. Pero Julia, tandaan mo, hindi mo obligasyon ang buhay nila. Obligasyon mo ngayon ang sarili mo at ang hinaharap mo. Muling nagpasalamat naman itong si Julia sa pag-unawa sa kanya ng binatang si Nestor. Nangako nga siya dito na gagawin niya ang lahat ng paraan upang may magbago na sa takbo ng kanyang buhay. Inassure naman sa kanya ng binata na hindi niya ito iiwan o papabayaan. Dahil sa mga sinabi nga ni Nestor, nagkaroon ng buhay ang loob ni Julia. Hindi galing sa mayamang pamilya si Nestor pero masipag ito at matalino. Pareho nga silang nakapagtapos ng kanilang mga kurso. Mahirap lamang ang pamilya nga nitong si Nestor. Ang kanyang mga magulang, may trabaho pero syempre hindi sapat lahat ng kinikita nga nila dahil maraming kapatid itong si Nestor. Pero kahit nakailan, hindi niya nga kinakitaan ng lungkot o lumbay itong si Nestor. Palagi itong nakangiti at energetic. Palibhasa kasi napapaligiran siya ng mga taong mahal niya at mahal na mahal din siya. Ang kanyang pamilya. Malayong malayo ang kondisyon ng pamilya nga nitong si Nestor kumpara sa kanyang pamilya. Malayo talaga. Doon, nagsimulang lumakas ang loob ni Julia. Nagsimula siyang baguhin ang budget ng pamilya. Mas naglalaan na nga ito ng pera at salapi sa mga bagay na mahalaga talaga. Halimbawa na lamang, tubig at kuryente. Pagbabayad sa napakaraming mga utang. E paano ba namang hindi? Kapag ibinibigay niya sa kanyang ama o sa kanyang kuya ang pambayad ng bills, para bang hindi agad ibinabayad? Ilang beses na nga ba silang muntik paputulan? At dahil nga itong si Julia na rin ang bumibili ng bigas at grocery, hindi na nga niya binibigay ng ekstrang pera ang kanyang kuya at ama. Lumipas pa ang mga araw, kahit anong gawing hingi ng kanyang kuya, hindi pa rin nagbibigay itong si Julia. Puro na nga ito dahilan. Dahilan para mag-init ang kanyang ulo at palagi na nga silang mag-away. Hala sige, magsigawang kayo sa loob ng bahay. Sabihin mo nga sa akin, ha? Sabihin mo sa akin. Sinusulsulang ka ba ng lalaking yon? Eh bakit nagkakaganyan ka? Bakit ang damot mo na? Bakit ang kunat-kunat mo na? Hindi ka naman ganyan dati. Kahit si Papa hindi mo na rin inaabutan. Nakakahalata kami sa iyo. Sabihin mo nga. Ano bang ipinagmamalaki mo? Ha? Anong ipinagmamalaki mo? Julia, baka nakakalimutan mong ako ang kuya rito. Mas matanda ako sa iyo. Huwag mo akong talikuran. Bastos kang bata ka. Yan ang sabi ng kuya nga ni Julia. Bata? Bata ako? Aba, parang nakakalimutan mo. Hindi na ako bata, kuya. At kung bata ako, hindi ba mas nakakahiya ka? Isipin mo, sa laki mong yan. Iniaasa mo sa akin ang buhay mo, ang pagkain mo, ang damit mo, ang lahat-lahat sa'yo? Diba? Dahan-dahang lumapit si Julia sa kanyang kuya at sinabing, Kuya, sabihin mo nga sa akin, kahit isang beses lang ba, kahit isa lang, tanong lang, hindi mo ba na-realize na bakit kaya hindi ako mag-apply ng trabaho? Para hindi ka palaging nanghihingi sa akin. Maalam ka naman. Marunong ka namang makaintindi ng Ingles. Bakit hindi ka magbanat ng buto? Diba? Alam mo ba kung gaano kasarap magtrabaho at sumahod? Yung pakiramdam na ginagastos mo yung perang pinaghirapan mo talaga? Yung galing sa dugot pawis mo? Kung makapagsalita ka pati sa akin para mag ginugutom kita.
Tatlong beses kang kumakain sa isang araw. May merienda ka pa. And look at you. Kapal lang mukha mo mag-complain sa akin. Para ka palaging may abot sa akin. May patago ka ba? Alam mo, yung totoo, Pera Biro, sobrang disappointed ako sa'yo. Sobra-sobra. Eh, ganun talaga. Pasensyahan na lang tayo. Hindi ka makakakuha sa akin kahit 100 piso. Ni 50 nga, wala ako eh. Pero, ito, baka gusto mo. May 5 pa ako rito. Yan ang sabi ni Julia sa kanyang kuya. Dahil sa pagkatalong ito, nagsumbong ang kuya nga ni Julia sa kanilang ama. Eh di sa malamang, si Julia tinadtad ng mura ng kanyang ama. Ang sabi ng ama ni Julia, halika rito. Iha, Julia, halika rito. Kamusta ka na? Oh, di ba itong gusto mo? Yung kahit papaano'y kamustahin ka, alamin ang kondisyon mo. Ginagawa ko na, o ano, bibigyan mo na ba ako? Kahit pangiwas silang, oh. Sige na. Ayaw mo. Palibhasa kasi, tama ang iyong kuya. May nagsusulsul sa'yo. Yung, Berto? Sino ba yan? Nestor. Nestor pala ang kanyang pangalan. Sabihin mo nga sa akin, ano bang ginagawa niya sa'yo? Paano niya napapaikot ang ulo mo? Boyfriend mo na ba ang lalaking yun? Aba, sumasagot ka na, ha? Total, wala akong pakialam sa kung anong gusto mong gawin mo sa buhay mo. Ngayon, bago ka umalis, iwan mo ang perang hinihingi ko sa'yo. Ano? Para saan? Hindi mo na kailangang malaman pa. Bigyan mo ko at tapos na ang usapang ito. Huwag mo kong galitin. Huwag mo kong bastusin. Harapin mo ko, Julia. Pakatamaan ka sa akin. Papa, late na po ako. Pasensya na pero nagmamadali po ako ngayon. Papa naman! Ano ba? Hindi po ba malinaw? Wala na nga po akong pera. Hindi niyo po ba nakita ang ating kusina? May grocery na po doon. May bigas na. Naipaayos ko na po yung ating gripo. Ano pang kailangan niyo? Papa, ang perang meron po ko dito ay para sa pamasahe ko po araw-araw. Kung ibibigay ko pa to sa inyo, paano kung papasok sa opisina? Ano bang babayaran nyo? Alam nyo kung tutusin? Lahat na nga ng kailangan nyo ibinibigay ko sa inyo eh. Nagkakautang pa kayo? Ang tibay nyo naman. Alam nyo pa? Akala ko hindi tayo aabot sa ganito. Yung sagutang ganito? Yung sigawang ganito? Yung bastusang ganito? Pero pinipilit nyo ako. Sabihin nyo nga sa akin pa. Sa laki ng katawan nyong yan. Hindi nyo ba naisipang magtrabaho? Hindi nyo ba ako nakikita? Ang payat-payat ko na. Pero kayo, ang lulusog ninyo. Niwala kayong bahid ng puyat sa muka. Palibhasa kasi, sarili nyo lang iniintindi ninyo. Patawad, Papa, pero magmula ngayon, hindi na po ako magbibigay sa inyo. Magalit man kayo sa akin, isumpaan nyo man ako. Gagawin ko to para sa iyo. Para matuto kayo. Kasi pagod na ako pa. Pagod na pagod na. Yan ang sagot ni Julian. Dahil sa sagutang ito, nagwala naman ang kanyang ama. Galit na galit at muntik na nga siyang saktan. Hinawakan siya sa braso ng napakahigpit. Sinampal siya sa kanyang kaliwang pisngi. Sabay sabi ni Julian na kapag inulitan pa siyang saktan, handa siyang ipakulong
ang kanyang ama. Sabay bitaw nga nito sa kanyang braso at lumayo na. Pero bago nga ito mawala sa paningin ng kanyang anak, ang sabi niya, "Tutal, matapang ka na. Kaya mo na ang sarili mo. Eh siguro yung panahon na para lumayas ka sa bahay ko." "Bakit? Anong itsura yan? Anong mukha yan? Hindi mo ba ako narinig? Panahon na para mawala ka rito. Tutal, parang pinapalabas mong pabigat lamang kami sa'yo. Eh nakakahiya naman sa'yo, hindi ba? Kung iniisip mo, napipigilan kita. Kung iniisip mong magmamakaawa ako sa'yo para huwag kang umalis, nagkakamali ka. Gusto kong malaman mo, hindi ko kailangan ng anak na walang utang na loob at napakayabang. Ano bang ipinagmamalaki mo? Yung trabaho mo? Yung kinikita mo? Magsama kayo ng Nestor mo." "Akala mo ba hindi ko alam ang kanyang buhay? Simpleng buhay lamang ang meron siya. Baka nga ikaw pang magpakain sa kanya. Paano kanyang bubuhayin na, Bear? Baka nga mas malaki pang sinasahod mo sa kanya. Sabihin mo nga sa akin. Oh, akala mo wala akong alam. Yan ang napapala ng puro akala. Tingnan natin ngayon ang yabang mo. Lumayas ka." Siyempre, parang go signal na ito para kay Julia. Ito na ang kanyang pagkakataong makatakas sa impyernong buhay, kasama ang kanyang ama't kapatid. Nag-impake na nga ng gamit itong si Julia at handa nang umalis. Kinabukasan, inayos na nga ni Nestor ang kanilang lilipatan. Tama ang inyong narinig, ang kanilang lilipatan. Si Nestor at Julia ay magkasintahan na at mukhang magli-live-in na. Pagkatapos ng mahigit sa 2 taong pagkakakilala, pagiging magkaibigan at magkasintahan, panahon na para nga daw sila ay magkasama. E tutal, tila ba napatunayan na nga nila ang kanilang pag-iibigan? Nagpa siya ang 2 na magplano na nga ng kasal kahit sa West lang. Suportado nga ito ng kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak. At dahil nga itong Sinistor ay masipag at kitang-kita naman ang kanyang boss ang lahat ng kanyang effort pagkatapos ng matagal niyang pagkatrabaho sa kumpanya, pinayagan nga itong mag-loan ng house and lot. Nagtulong ang 2, si Julia at Nestor, upang madaling mabayaran ang bahay na iyon. Pag sila'y kumikita ng malaki, aba. Bukod sa savings, nag-a-advance na nga sila ng bayad sa bahay na iyon, sa lupang iyon. Makalipas ang ilang mga buwan, nakasal na nga sa wakas si Julia at Nestor sa West. Nagsama ang 2, maligayang maligaya, malaya na sa wakas itong si Julia. Palibhasa ay in love at alagang-alaga ng kanyang mister, nanumbalik ang ganda ng kanyang katawan, nanumbalik ang kanyang magandang kalusugan, ang kanyang maamong mukha, ang kanyang malakas na katawan, ang kanyang nakaka-inlove ng ngiti. Araw-araw, nahuhulog ang loob nitong Sinestor sa kanyang misis. Punong-puno ng ligaya ang pagsasama ng mag-asawang ito. Nakakaingit nga eh. Ang maliligayang araw na iyon ay para bang isang panaginip para dito kay Julia, na biglang nasira nang biglang kinontak siya ng kanyang isang kamag-anak. Ipinalam sa kanya na ang kanyang araw ama ay may ginawang isang malaking pasya. Ibinenta na nga niya ang lupa't bahay na noon ay tinubos pa ng kanyang mama nung buhay pa. Hindi naiwasang maluha nga itong si Julia dahil iniisip niya, napakaraming sakripisyo ang ginawa ng kanyang ina. Maisalba lamang ang property ngayon. Ang tugon ni Julia sa kanyang kamag-anak ay wala na nga raw siyang magagawa pa. Hindi na nga raw siya para mangialam pa dahil pasya nga iyon ang kanyang ama.
ipinagpatuloy ni Julia ang kanyang masayang buhay kasama ang kanyang esposo. Sa paglipas ng mga araw, tuloy ang trabaho, tuloy ang ligaya, tuloy ang pag-iipon ng pera. Magkasama nga nilang binubuo ang kanilang mga pangarap. Ilang buwan na lamang, ilang taon na lang siguro, malapit nang matapos ang pagbabayad sa magandang house and lot na yon kung saan nga sila ay tumitira. Habang ang mag-asawang ito ay nagkukwentuhan pa uwi ng bahay habang sila'y naglalakad. Nagulat itong si Nestor dahil napansin nga niya na bakit ganoon? Bukas ang mga ilaw sa loob ng kanilang bahay. E samantalang pauwi pa lang silang mag-asawa. Nako, nagulat na nga lamang sila, sira na ang doorknob ng kanilang bahay. Baka nga naman sila'y napasok, baka naman sila'y nanakawan. Dahan-dahang pumasok sa Nestor hawak ang isang malaking kahoy. Nagulat siya. May dalawang lalaki sa loob ng kanilang salas. At ito, ang ama at kuya nitong si Julia. Nako, napakadumi ng kusina. Halos maubos ang lahat ng laman ng ref. Nakapasok na nga ang mga pusang labas. Nagkalat pa ang mga hugasing plato doon sa may lamesa. Grabe, grabe talaga. Ang kanyang ama't kuya, amoy alak pa. Nagsuka pa nga. Halos maiyak nga sa galit at sobrang pagkapahiya itong si Julia. Maya-maya, may tumatawag na pala sa cellphone itong si Nestor. Malamang, ito ay ang kanyang boss. Kaya, lumabas muna ng bahay itong si Nestor. Habang nasa labas ang kanyang asawa, kinisig niya ang kanyang ama't kuya. Itong si Julia, nag-aapoy sa galit. Gumising kayo! Gumising kayo! Pa! Kuya! Anong naisipan niyo? Grabing kahihiyan ang ginagawa niyo sa akin. Alam niyo ba? Maaari kayong makasuhan ng trespassing kapag ganito. Alam niyo namang hindi ko lang bahay ito, hindi ba? Bahay po ito ng asawa ko. Wala kayong karapatang mangialam ng mga gamit dito. Kapal niyo naman. Ang tibay naman ang mga mukha ninyo. Sinira niyong pintuan namin, binasag niyong bintana namin. Inubos niyong pagkain naming itinatago. Aba! Ang tagal na nating walang pakialamanan. Anong ginagawa niyo rito? Yan ang sigaw ni Julia. Palibhasa ay may tama nga ng alak, ang ama nitong si Julia, medyo malambing, medyo kalmado. Ang sabi nga niya, ilang araw lang daw, magstay lang daw sila doon dahil wala nang araw silang titirhan. Wala nang pagkain. Nagkakasakit na nga daw sila, kaawa-awa naman daw silang mag-ama. Eh di ba, pamilya naman daw sila. Ang senaryong ito ay naabutan ni Nestor. At dahil mukhang nakikiusap naman ang maayos ng mga ito, umayag si Nestor. 2 days lang naman daw. O kahit 3 days lang. Napakabait ka naman talaga ni Nestor. Kaya itong si Julia, umayag na rin. Paglipas pa ng ilang mga oras, ang kuya at ama ni Julia hindi pa rin maingling maglinis. Ang balat ng mga pinagkainan, ang chicherya, ang pinagsukahan, nandoon pa rin sa sahig, nakakalat pa rin. Para bang hinihintay nila na itong si Julia pa ang mag-aasikaso noon. Lumipas ang 1, 2, 3 araw at hanggang sa ngayon, nasa bahay pa rin nga ni Julia at Nestor, ang kuya at ama ni Julia. Grabing kahihiyan na nga ito dahil hanggang sa ngayon ni hindi naiingling maghanap ng trabaho o umalis ng bahay ni hindi mag-impake. Ramdam nga ni Julia, mukhang kung hindi siya magsasalita, kung wala silang gagawin, hindi aalis ang mga ito. Lumipas pa
ang halos 2 araw. Mag-iisang linggo na itong kuya at ama ni Julia sa bahay na iyon. Ni hindi marunong magwalis, ni hindi marunong magluto. Wala silang alam na gawin. Ang matindi dyan, naabutan pa nga nitong si Julia ang kanyang ama at kuya na parang nagtatawag pa ng kabarkada para bumisita sa lugar na iyon at doon mag-inuman. Hindi na nga nakapagpigil pa itong si Julia. Kinausap na nga niya ang kanyang ama at kinumpronta itong muli. Pero tulad nga ng sabi ng kanyang ama, saan daw sila pupunta? Hindi sila maaaring umalis sa lugar na iyon. Wala silang pupuntahan, walang lilipatan. Wala na nga daw silang pera. Isa pa, anong klaseng anak daw at pamilya itong si Julia? Bakit daw hindi sila bigyan ng pagkakataong magstay doon nang mas matagal pa e samantalang magkakadugo sila? Wala daw ba siyang utang na loob sa kanyang sariling ama? Ang sabi ni Julia? Ano? Ano hong sabi niyo? Utang na loob? Anong utang na loob? Mulat sa pool ng mag-aral ako, mula elementary hanggang kolehiyo, ni piso, hindi mo ko binigyan. Sa talang buhay ko, ni isang beses hindi kayo nagpakaama sa akin. Magderetsahan na nga tayo. Ilang taon pagkatapos kong magkolehiyo, ako nagpapakain sa inyo. Akong umaako ng mga obligasyon, responsibilidad ninyo. Tapos ngayon, hahanapan niyo ako ng utang na loob? E samantalang ni piso, hindi niyo ako binigyan nung panahong nag-aaral pa ako. Lahat si mama ang umaako. Lahat siya. Ah, hindi kayo aalis. Talaga? Sige, pinupuno niyo ako ha. Pinupuno niyo ako. Tingnan natin kung saan naaabot ang tibay ninyo. Sabay talikod ni Julia sa kanyang ama. Kinausap ni Julia ang kanyang asawa at nakiusap nga rito na lalayo na nga lamang sila. Magpapadestino sa isang malayong branch ng kanilang trabaho kung saan malayo sa kanyang kuya at papa. Ang gagawin nga nila, ipagbili na nga lamang ang bahay na iyon, ang lupang iyon. Ipasalo, ika nga, dahil ayaw na nga nilang hulugan pa ito. Kilala niya kasi ang kanyang kuya at ama. Alam niyang kahit anong gawin niya, hindi ito aalis. Umalis man ito, palagi itong babalik. Akalain niyo nga naman, sinong mag-aakala na ito palang mga boss ni Nestor at Julia talagang may balak na sila ay i-promote? Kasabay doon, kailangan nga nilang lumipat ng branch. Nagpadestino nga sila sa isang malayong lugar. Bagong lugar, bagong buhay, bagong pag-asa. E maraming kaibigan itong si Nestor. Maraming tao ang nag-aagawan ngayon na makuha ang property na iyon. Sa makatwid, hindi naging problema kung sino ang sasalo ng bahay na kanilang iiwan. At least, hindi masasayang. Makalipas ang isang linggo, nakalayo ng mag-asawa. Nangako nga sila sa isa't isa na hindi na muling babalik sa lugar na iyon. Ngayon, promoted na nga sila sa kanilang trabaho. Mas malaki na ang sahod, pero para bang gumaan naman ang gawain. Well, kung sa bagay, mahusay kasi sila. Alam na nga nila ang kanilang kailangang gawin. Napakaswerte, ika nga. E paano ba naman? Ang building kung saan nagtatrabaho itong si Julia, walking distance lamang ang layo mula sa trabaho ng kanyang asawa. Hindi naman naging mahirap para sa kanila ang makahanap ng isang magandang lugar, tahimik, maganda. Ngayon, afford na nga nila ang magpagawa ng isang mas magandang bahay. So what kung hulugan pa rin? At least, kanila yun. Maligayang-maligaya nga itong si Julia dahil pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok, kahit nakailan, hindi siya iniwan at pinabayaan ng kanyang asawa. Suportado nga naman ng kanyang mga kamag-anak ang ginawa ni Julia.
Ngayon, kahit kamustahin o alamin ng kalagayan ng kanyang ama't kuya, ay hindi niya nga kayang gawin dahil baka mamaya bigla itong lumitaw sa harap ng kanilang bagong tahanan. Nakakapagod ng magpalipat-lipat. Mas naging mahirap pa ang buhay ng magamang ito. Palibhas ay mga tamad, pero ngayon, kailangan nga nilang kumilos. Sa tulong ng ilang mga kamag-anak, nakapasok ng construction site ang magama. Ngayon, mga construction worker na nga sila. Kumikita ng sapat? Nawa ay natuto na. Nang dahil sa kawalan, natutong magmanat ng buto ang magamang ito. E anong gagawin? Wala na nga silang maaaring asahan. Narealize nila kung gaanong pagpapahirap ang ginawa nila kay Julia sa matagal na panahon. Ang dami nilang panghihinayang. Sana nga daw, hindi nila inabuso ng ganoon si Julia. Narealize nila kung gaanong kaawa-awa ito. Natuto man ang magamang ito, parang huli na. Pagkatapos ng ilang pang mga buwan at mga taon, napakarami nangang nagbago. Ang ama ni Julia hindi na rin makapagtrabaho dahil kinapita ng hapo. Nagkaroon pa ito ng diabetes. Hindi malaman ng panganay kung anong kanyang gagawin, kung paanong pagagalingin at gagamutin ang kanyang ama. Hindi niya malaman kung ano nga ba ang kanyang uunahin. Kung sana nga lamang daw, nandiyan si Julia. Mukhang all this time, si Julia talaga ang kanilang karma. Mahirap mang paniwalaan pero si Julia mas nag-focus na sa kanyang asawa at mga anak. Inaalagaan niya ngayon ang pamilyang siya mismo ang bumuo. Maigi siya ng tatrabaho, nag-iipon ng pera para sa kanilang kinabukasan. Lahat ng pagod, lahat ng hirap, worth it. Dahil alam niya na mahal din siya ng kanyang pamilya, ng kanyang asawa at mga anak. Nangako nga ito na kahit nakailan, hindi niya nga raw ipaparanas sa kanyang mga anak ang nangyari sa kanya. Napag-alaman na nga lamang ni Julia na naghihirap na talaga ang kanyang kuya at ang kanyang ama. Ang asawa nga daw ng kanyang kuya ang kasalukuyang nag-aalaga sa kanyang ama. Biglang nakaisip si Julia na bakit hindi niya balikan sa huling pagkakataon ng kanyang ama. Maya-maya, may tumawag sa kanyang isang tiyahin. Tiyahing malapit sa kanya. Ang sabi nga nito, kung naiisipan niyang umuwi, ay huwag niya nang ituloy. Dahil mukhang itong kanyang kuya, wala pa rin pinagbago. Isa pa, kailangan niya mag-focus sa kanyang obligasyon sa kanyang pamilya, sa kanyang asawang si Nestor at sa kanyang dalawang anak. Sila na nga daw ang bahala sa ama ni Julia. At dito na nga po nagwawakas ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat po. Mga ka-Vonnie Malia muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pero bago ko po wakasan ang videong ito, nais kong magtanong. Kung daragdagan nyo ang huling parte ng istoryang ito, ano nga kayang best ending talaga? Gusto kong malaman ang inyong mga opinion, ang inyong mga suggestions, kaya please, kung okay lang, leave your messages on the comment section para mabati ko rin kayo. Okay? Sige. Ngayon, shout out time muna. Hello, Miss Mirna Galicia, Yolina Bautista, Lovely Cha, Dominador Solis, Ruth Barlaan, Princess Rucker, Alma Macabe at Marlene, Merced Pineda at Evangeline Scubert, Nabel Nalu, Dolly Bidonia, Gabriel Garay at Adela Limutan. Hello sa iyo, Geraldine Kasipit, Celestina Sigwa, Bandy Santos, Rufina Galduen, Helen Carido, Yusrina Abdullah, Bernadette Nofies at Carmi Siblon.
Muli, maraming salamat po sa inyong pagsuporta.